Once kumulo na ang tubig, pwede na natin ilagay ang sago. Ayan, kumukulo na siya. Orasan natin ito ng 2 minutes. Medyo paghiwa-hiwalayin nyo lang ang mga sago. Basta halu-haluin nyo lang from time to time para maghiwa-hiwalay sila. Maka 2 minutes na. Haluin lang natin. Then, patay na natin ang upoy. And babayaan natin siya dyan ng mga 10 minutes. For 10 minutes. Medyo lumaki na ang mga sago. Salang natin ulit ito at pakuluin. Ayan, kumukulo na siya ulit. Orasan natin ng another 2 minutes. Pang second time na natin ito. Naka 2 minutes na siya ulit. Then, halu-haluin ulit. Pansin nyo, iba na yung size nyo. Patayin natin. Hintay tayo ng another 10 minutes. Sa ulit ng 10 minutes. Ito na yung chicken. Konti pa. Hilaw-hilaw sa loob, pero malapit na siya. Salang natin siya ulit. Hindi pa siya completely luto. Salang natin siya for another 2 minutes ulit. Pakukuloyin muna natin, and then saka natin i-timer ng 2 minutes. Yan, itayin natin kumulo. Ayan, kumukulo na siya ulit. Orasan natin ng another 2 minutes. Ayan, kumukulo na siya. Ito na yung third time. Papatayin natin ulit and i-rest for another 10 minutes. Patayin na natin. Siya ulit ng 10 minutes. Konti pa. Meron pang parang hilaw-hilaw sa loob pero malapit na siya. Salang natin siya ulit. Hindi pa siya completely luto. Salang natin siya for another 2 minutes ulit. Pakukuloyin muna natin and then saka natin i-timer ng 2 minutes. Yan. Itayin natin kumulo. Yan, na-rest ko na siya ng 10 minutes. Bali, ganito na siya ngayon. Salang natin ulit ng another 2 minutes. Huluin natin, then orasan natin ng 2 minutes. Balik tayo pag kumukulo na. Naka 2 minutes na ulit, siyang kumukulo. Haluin-haluin nyo lang. Pansin nyo guys, dumami na siya. Lumalaki na kasi siya. But still, kulang pa. So, papatayin natin ulit and then i-rest for another 10 minutes. Ito guys, bali naka 6 times na nag 2 minutes ako, then rest. So, ganito na siya ngayon.
Tinikman ko and okay siya. Kahit meron ganun konti, okay siya. Bakunat, masarap. Alisin, i-drain natin ito ngayon. Alisin natin yung hot water. And then, hugasan natin ng cold water. Okay, ngayon, i-drain na natin. Then, continue nyo lang. Hugasan ng hugasan. Wala na yung pagiging sticky nyo. Kahit meron siyang parang puti, tinikman ko kanina, okay naman siya. Hindi siya hilaw. So, lutong-luto na to. After ma-drain, inilagay ko lang siya sa isang bowl na may konting tubig at ire-rest ko lang sandali. And since hindi ko naman siya gagamitin pa today, ilalagay ko muna siya sa ref. Kumuha lang ng isang lalagyan na may takip at doon niya muna ilagay ang sago na may konting tubig. Guys, ito yung ginawa kong sago the other day. Ikahapon actually. Tapos medyo nagdikit-dikit siya. Ang ginawa ko lang, nilagyan ko lang ng water. Tapos gaganyanin mo lang siya. Tapos balik mo na lang siya ulit sa ref. Pag gagamitin mo, tapos meron parang excess water, tsanga mo na lang siya i-drain. Pero ayan, hihiwa-hiwalay sila ulit. Gusto niya may water siya. Okay. Ito naman ang mga serving suggestions sa pag-serve ng sago or using sago.